Kamusta na mga kabangers? Nandito po muli ako para po sa panibagong issue na aking tatalakayin sa araw na ito. Wala naman po yung kasama ko dahil sa may importante lang siyang pinuntahan. Pero sa susunod na vlog ay sigurado akong kasama ko na siya. So ayun po mga kabangers, bago po tayo magpatuloy para sa ating mainit na talakayan, ay huwag niyo pong kalimutan na i-share ang video na ito para po makarating naman sa mga taong nais makaalam sa balita ngayon na aking i-discuss. So paano po? Huwag na natin patagalin. Simulan na natin. So ito na nga mga kabangers. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol po kay Mo Twister. Alam ko, karamihan sa inyo o almost lahat kayo ay nakakakilala kung sino si Mo Twister. Dating artista, ngayon isa ng DJ. Pero bakit nga ba siya ang aking laman ng talakayan na ito? Alam nyo kasi mga kabangers, meron kasing latest. Ito nga, di ba, kilala naman natin na si Mo Twister ay talagang last year pa ay wala siyang ginawa kundi batikusin ang bagong halal na pangulo na si BBM. At last year, before election, then after election, may mga sinasabi siyang mga salita laban po kay BBM. At hindi lamang po sa bagong halal na pangulo na si BBM, kundi po dun sa mga taong nagtiwala o bumoto kay BBM. Hindi niya talaga pinalagpas. Marami siyang mga binitawang salita na maaanghang. So, akala mo, ito nga eh. Nagtaka ako kasi, alam niyo mga kabangers, sa ang galing niyang mamuna. Ang galing niyang magbumatiko sa pangulo na si BBM, kasi nga meron siyang ini-endorsong gusto niya, si VP Lenny. Pero marami siyang, kumbaga, nakiride on din siya. Sumabay din siya doon sa mga taong bumabatikos kay BBM during election or during campaign. So, ang tanong ko lang dito ay, alam ba ni Mo Twister kung ano yung mga pinagsasabi niya? Ano bang alam niya? Ano bang alam niya sa nangyari nung panahon ng martial law? Ano bang alam niya tungkol sa pamilya Marcos na samantalang lumaki lang naman siya sa ibang bansa? Eh, hindi nga siya makapag-Tagalog. Diba? Hindi siya makapag-Tagalog ng straight. Diba, mga kabanger? So, ayun nga. Kung mapapanood niyo yung interview ni OG Diaz doon sa dating naanakan niya na si Bunny Paras, ay doon na ko nalaman kung ano nga ba si Mo Twister bilang ama doon sa anak ni Bunny. Kasi nagkaroon po siya ng anak ni Bunny Paras. Sino nga ba si Bunny Paras? Si Bunny Paras po, siya po yung dating artista na kapatid ni Charmaine Arnaiz. I think sa mga millennials ngayon, medyo hindi niyo pa alam ko or hindi niyo kilala gaano kung sino nga ba si Bunny Paras at si Charmaine Arnaiz. Pero mostly, yung mga 90s or 80s, 90s na mga kasabayan kong nabuhay na. So, kilala kung sino si Bunny Paras at nakakapatid nga niya si Charmaine Arnaiz. Diba, dati silang miyembro or members ng That's Entertainment. So, kumbaga, active sila sa showbiz before. So, ayun nga, nung nabuntis nga siya ni Mo Twister, nagkaroon sila ng relasyon. Yun nga, iniwan din niya si Bunny Paras, nagkaroon siya ng isang anak na babae, at inamin, buong tapang na inamin po ni Bunny Paras kung anong klaseng ama ito si Mo Twister doon sa anak nila na ngayon nasa matinding pangangailangan. Dahil nga sa based dun sa interview ni OG Diaz kay Bunny Paras ay talagang nakakaawa yung anak ni Bunny Paras o yung anak nila ni Mo Twister na talagang may sakit na kumbaga unti-unting nilulumpo yung anak nila. Ngayon nga daw ay naka-wheelchair na lang yung anak nila at tinanong nga siya ni OG Diaz kung ano nga ba naging role ni Mo Twister para dito sa anak niya. So, ang naging sagot lang naman ni Bunny Paras ay walang presensya or walang naitulong itong si Mo Twister na walang ginawa kundi magdadakdak laban kay BBM. Akala mo naman malinis siyang tao at matino siyang tao at may nagawa siya sarili niya. So yun lang nga, ang pinag-aanuan ko lang mga kabangers ay bakit ang lakas ng loob niyang pumuna o bumatiko sa ibang tao, yung sariling pagkatao niya, hindi nga niya maayos na meron siyang anak, inabandon niya, tapos na, ngayon, inabandon niya, ay napaka-irresponsable niya na
na nasa gitna. Actually, kadugo naman niya yun, di ba mga kabangers, na yung anak ni Bani Paras, o yung anak ni Mr. K. Bani Paras, ang pangalan na si Moira, ay nasa, ano ngayon, nasa peligrosong kaligayan. Ibig sabihin, meron siyang sakit na, ito nga yung sinasabi nung, ni, ano, ni Bani Paras, na kumbaga, ano siya, parang genetics siya, na kumbaga walang treatment. Kakaawa din yung anak nga ni Bani Paras o yung anak nila ni Mo Twister na si Moira, kasi biruin mo ay sabi nga ng nanay na si Bani Paras ay 20 years from now talagang mas lalong mayiging worse yung, or I mean, lalala ng lalala yung sitwasyon ng kanilang anak. So tinry daw niyang lapitan itong si Mo Twister para humingi ng tulong, pero wala daw, hindi daw nagparamdam. Diba? Sabi nga ni Bani Paras ay kung galit nga daw si Mo Twister kay Bani Paras, doon na lang sa anak niya. Isipin na lang niya yung anak niya kasi kahit paano ay kadugo naman niya yun. Diba? So doon natin malalaman ka, bangers, na ito palang si Mo Twister na pag nakatira kay ano, pag tinira niya si BBM, akala mo napaka-perfect niyang tao, akala mo napaka-tinu niyang tao, pero marami pala siyang sikreto. O, tingnan mo, si Bani Paras na mismo ang nagbunyag kung anong klaseng yung pagkatao niya. At aside from that, ay kung gaano siya kasama, di ba naalala nyo yung naging scandal nila ni Rian Ramos noon? Kung ano yung ginawa ni Mo Twister kay Rian Ramos? Di ba, naging ano naman yan talaga, naging laman ng balita noon? Di ba? So, ayun mga kabangers, itong klaseng taong ito ay, itong DJ Mo Twister na ito, ay bakit ang lakas ng loob niyang kung ano-ano mga sasabihin niya o kung ano yung mga bibitawan niyang salita laban sa bagong halal na Pangulo, na talagang as in, biruin yung mga kabangers, pati yung 31 million na mga bumoto, nagtiwala kay BBM, yung 31 million na hindi na naniniwala sa mga black propaganda ng mga kaliwa laban kay BBM, ay sinabihan niya ang mga estupido. Ito nga, kung alam ko na nakita niyo na to kasi ni-review ko ito mga kabangers eh. Tiningnan ko ulit ito yung mga dating pinagtitweet niya. Ang sabi niya dati ay ito, after election na to, sabi niya 31 million, understand. There is no strength in numbers when all of you are stupid. Biruin mo mga kabangers, sinabihan niya na yung 31 million down ay stupid. Papayag ba kayo niyan? Ang lakas ng loob nitong taong ito na sabihan niya yung 31 million na stupid na yon. Bakit? Sino siya? Di ba? Akala niya matalino siya dahil napaka-fluent na mag-English. Hindi niya alam kung sino-sino yung mga anong mga klaseng tao yung 31 million na iyon, kung mga sino iyon. Di ba? Maraming klaseng tao yung laman ng 31 million na iyon para sabihan niya ng stupid. Kung sinasabihan niya yung 31 million na stupid, anong tingin niya sa sarili niya? Oh, di ba bang kabangers? Ang tingin niya sa sarili niya ay napaka-irresponsable, pabaya, at mapag-abandonang ama na walang kwentang ama. Kundi ang alam niya lang niya, magpasarap. Pagkatapos, iiwan niya na, ni hello, ni hi, wala man lang, na nasa bingit na ngayon ng ano yung anak niya. Kahit magbigay man lang ng kunting panggastos, di ba? Yan ang tama. Kahit sabihin mo naghiwalay na sila ni Bani Paras, dapat yung obligasyon pa niya bilang ama ay nandun pa rin. Di ba mga kabangers? At saka, bago siya magbabati ko sa ibang tao, tignan niyo muna yung sarili niya. Hindi yung bati ko siya ng bati ko sa ibang tao, pero mas may bahid na ano pala siya, di ba? Behind sa pagkatao niya na mas malala pala siya. Oh, yun yung mga kabangers. Yun lang kasi alam nyo, kaya hindi ko pinalagpas yung sitwasyon nito kasi nung mga pinopost na laban kay BBM before or after election, kung ano-ano mga sinabi niya, pinalagpas ko lang yun mga kabangers, binabasa ko lang yun. Pero kahit paano, nagigigil na rin ako kasi syempre, sino siya? Nagdudunong-dunungan naman tong tao na ito na akala mo naman, alam niya lahat ng yung history. Diba? Kumbaga nakikisabay lang siya dun sa mga taong bulag pa hanggang ngayon. Oh, so, tapos, ayun, nung lumabas nga itong ex niya na si Bani Paras na may mga kalokohan din pala itong si Mo Twister, kaya talagang hindi na ako makapagtimpi na kailangan ay ma-vlog ko to para na rin sa kaalaman ng lahat. Kasi itong ang Mo Twister na ito, ang lakas ng loob niya na
Nakirahin niya yung 31 million para sabihin niyang stupid. Di ba mga kabangers? Marami siya mga sinabi. Si, itong si Multistar dun sa, ano niya, sa Twitter niya. Tapos sinabi pa niya mga kabangers na marami daw sa kanya nagsabi na, na ano daw nagawa niya. Ang sagot naman daw niya, wala siyang nagawa. Pero hindi daw katulad ni BBM na na ayun nga yung pinarangan niya na nangurakot daw etc. At hindi daw siya tum- at ang kaibahan daw nila ng BBM itong si Motwister, hindi naman daw siya tumatakbo bilang pangulo. Alam mo Motwister, ano eh, magkaiba kayo ng estado sa buhay. Okay? Saka bago mo tirahin o bago mo patikusin si BBM, magtagalog ka muna ng straight. Hindi yung parehas kayo ni ano Maria Ressa eh. Ang lakas ng loob na siraan niya yung Pilipinas, akala mo naman Pilipino, hindi nga siya makapagtagalog. Dapat itong mga klaseng taong ito, ito dapat ang kinakasuhan ng ano eh, ng persona nun grata eh. Hindi sila ay tsaka si Daryl Yap eh. Di ba mga kabangers? Kasi itong mga klaseng taong ito, ito talaga yung mga tao na hindi makakatulong sa lipunan o sa gobyerno para umunlad yung Pilipinas. Sila yung mga kabilang sa mga parang komunista na rin na wala silang ginawa kundi sirain o siraan yung gobyerno, yung pamamalakad ng gobyerno para lalo ito masira sa ibang bansa o sa mga international community. Di ba mga kabangers? Hindi sila nakakatulong. Dapat ito ang kinakasuhan ng persona nun grata eh. Na yung tipong hindi na sila pabalikin, papasukin sa Pilipinas. Si Maria Ressa, tapos itong si Motwister na mga taong mga Inglesero-Inglesera na hindi nga makapag-Tagalog, ang tagal-tagal na sa Pilipinas. Di ba? Oy, nakikinabang kayo, nako eh, nako, kung ako lang makaharap mo, nakikinabang kayo sa kung ano man ang merong Pilipinas, kung ano man yung mga programa na ginawa ng gobyerno, kahit paano nakikinabang kayo. Ayaw niyo pala sa gobyerno ng Pilipinas, bakit hindi kayo magsilayas dyan? Umalis kayo sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin, tira kayo ng tira sa gobyerno, lalo ngayon, yung bagong, mayiging bagong administration, kung si BBM, tinitira nyo, na samantalang makikinabang naman kayo. Di ba mga kabangers? Makikinabang naman itong mga taong ito. Kung ayaw nila sa Pilipinas, bakit hindi sila umalis? Kaya sila ayaw umalis, isa lang ang ibig sabihin niyan. Kasi kumikita sila at nakikinabang sila sa Pilipinas, sa kung anumang pinagkukuhanan ng ano, kung anumang meron ang Pilipinas, nakikinabang sila. Di ba mga kabangers? Nako, mga taong ito, alam nyo, Motwister, kung matinuha kang tao, bago ka bumatikos, ayusin mo na yung pagkatao mo, ayusin mo na yung anak mo, kawawa naman. Kadugo mo yan. Bago ka magtitira sa gobyerno, kailangan, ayusin mo na yung sarili mo at siguraduhin mo yung sarili mo na malinis ka. Ganun lang yun. Oh, so ayun, mga kabangers, hanggang dito na lang muna. At nagsumaglit na ako dahil sa ayaw kasing palagpasin to eh. Para lang sa kaalaman ng nakakarami na ito pa lang si DJ Motwister na to na paninira sa gobyerno o sa kay BBM ay mas maraas may bahid pa lang ano to eh. Napak-responsabling ama, pabayang ama. 'Di ba? Yung tipong tapos may mga scandal pa siyang ginawa. So, 'yun. Para lang sa kaalaman niyo mga kabangers. Ayun mga kabangers, hanggang dito na lang muna. At abangan niyo po ang susunod ulit na aming vlog. Isang mainit na balitaktakan na naman ang aming ihahatid sa inyo. Dito lamang yan sa AJ Bueno Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo lagi. God bless everyone. See you again next time. Bye! Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!